Good afternoon mga paps. Yes, welcome na naman sa bago kong video. Ngayon, ito, sama ko yung sniper. Bali, pauwi na ako ngayon sa bahay namin. And naisipan ko mag-vlog. Ito siya. Ngayon, ito na pala yung ginagamit ko kasi dati ang ginagamit ko yung Yamaha Mio na 160cc. Eh sa panahon ngayon, medyo ang lakas niya sa gas. Tapos ang mahal-mahal pa. Kaya hindi siya, kumbaga, fuel efficient. Eh medyo, ano mo yun, nangingiwi na tayo sa gas, sa gasolina araw-araw. Dahil ngayon, I think nasa 77 na eh. Nagpakarga ako kaninang umaga. Eh ito muna yung ginagamit ko ngayon. Dahil, unang-una, mas matipid siya dahil decambio siya. Kasi yung Mio na kargado, ang estimate ko, maabot siya ng ano eh. Parang 30 lang eh. 30 kilometers per liter, balikan. Balikan ko, inaabot ng Binangonan from Binangonan to Makati, naabot ng 130, 140, minsan nga 150 pag traffic. Eh ito naman, yung sniper, bali, ito sa computation ko, nakakaya niya ng 55 to 50 kilometers per liter. So, di ba, laking alwad niya. Kaya, ang balikan ko naman ito, estimate ko, 100, meron pang sobra dun sa 100 na yun. Kaya ito muna yung ginagamit ko ngayon, yung Sniper 135. Sanay naman ako dito dahil ito yung dati kong gamit talaga simula nung 2008. Nag-switch lang ako ng scooter dahil medyo convenient. Pero sanay naman ako sa ganito, sa decambio. Kaya papansin nyo, ayan siya. Ayan, gamit ko. And nandito ako ngayon sa parking dito sa pinagpaparadahan ko dito sa Makati sa Eton Tower. Kaya yun. Bali, share ko na lang din pala mga paps ang natutunan ko dahil sa tagal ko na rin nagmo-motor. Pag pala medyo kakaida na tayo, hindi naman sa nag-ano, no? Marami tayong napapansin, lalo na sa pagmo-motor. Dati, pag may mga umo-overtake sa'yo, parang syempre sa sobrang gigil mo, habuli mo rin, ano? Ngayon parang ano eh, napansin ko pagka tumatanda pala tayo sa pagra-ride, pagka may mga umo-overtake sa atin, parang pinapabayaan na lang din natin kasi parang syempre unang-una hindi naman tayo nangangarera. Tapos lalo ngayon ang mahal na ng gasolina, so dagdag gastos pa siya. Wala rin namang sense pagka hinabol natin. Parang natatawa na lang tayo sa mga ganun. Tapos yun, napansin ko rin dahil hindi na tayo ano eh, parang hindi na tayo na ano talaga pag may bumbomba-bomba. Parang natatawa na lang tayo. Tapos napapansin ko rin pagka nagra-ride tayo, parang mas gusto natin yung tahimik na lang. Dati, yung kargado ko naka-open pipe pa siya, tapos naka tawag dito yung power pipe. Pinalitan ko lahat halos ng tambucho na gamit ko. Ngayon, eto, mapapansin nyo, ayan o. Yan yung sniper ko, sorry. Bali, all stock siya. All stock. Pinalitan ko lang dyan itong yung mugs. Napansin ko rin, parang mas gusto na lang natin yung tahimik. Mas nag-i-enjoy na akong ganun. Dahil hindi na, wala na tayong ano, yung parang maingay. Tapos parang ang peaceful ang dating pagka nagra-ride tayo. Tapos napansin ko rin kasi hindi ka na nag-iisip pa ng mga kung ano nang papalitan. Kaya so ganito, palitan mo ng shifter or mga kung ano-ano accessories. Pag nagkakaedad pala tayo, parang mas gusto natin yung clean look na lang. Parang stock look lang siya. Konting palitan lang. Basta hindi yung sobrang daming burloloy or mga accessories na kung ano-ano. Mas nagagandahan tayo pagka ganito, yung parang clean look na lang yung ano, yung style ng motor. Ito kasi parang ang concept ko dito na ginagawa, yung parang Malaysian look na clean look lang siya pero may mga konting ano lang, katulad ng mugs, ayan, pinalitan. Yun, ganun lang, para siyang ano, Malaysian look lang, hindi yung parang OA na kung ano-anong pinagpapapalitan. Kaya, yun yung mga napansin ko na ano, pag nagmamature tayo. Tapos parang, ano, mas gusto natin yung maaga nang umalis kaysa yung katulad dati na lagi tayong late.
tapos magaharungas ka sa kalsada or bobomba. Basta rarat-rat ka para lang makapasok sa work. Ngayon, hindi na eh. Nung parang nag-mature na ako, napansin ko, mas gusto kong umalis na maaga kasi parang mas safe ka. Para hindi ka yung bomba ng bomba dahil mas mahaba yung time mo para pagpasok sa ano sa office. Kaya, yun. Ano pa ba? Siguro hanggang dito na lang muna mga paps yung vlog natin. And see you na lang sa susunod na mga vlogs natin. Naisip ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko ngayon. Kaya sige mga paps, hanggang dito na lang muna. Keep safe sa atin lahat mga paps. And God bless us all. Bye. Peace.